Bago tayo magsimula sa content natin ngayong araw na to, bibigyan ko lang kayo ng warning. Eto sa mga mapapanood nyo, wag na wag nyo tong gagawin kung ayaw nyong machambahan kayo at makulong kayo sa kikitain nyo, nakakarampot. So dito no, naglabas na naman ng video etong si The Printing Shack na gumagawa na naman siya ng NBI sticker. So eto, wag na wag nyo tong gagawin kung ayaw nyong machambahan at makulong kayo sa kinita nyong kakarampot. So may nag-comment sa atin dito, sabi niya, okay daw bang bumili ng Epson 3250? So kung yan talaga ang napupusuan mo na printer, edi igo mo lang ng igo. Yang 3250, ayan ay 3-in-1 printer na at ang kinagandahan niya, meron na siyang Wi-Fi capabilities. At kung titignan nyo, lagi ko sinasabi sa inyo na kung bibili kayo ng kahit anong models ng printer, tignan nyo muna sa Google, sa internet, yung pinaka-original price niya or pinaka-suggested retail price. Para kung kani-kanino ka man bibili na mga seller or mga reseller, ay hindi ka mauuto kagaya nga nung isang content creator na sobrang overpriced na magbenta. Kung makikita nyo dito, sa Epson na website, 10,225 lang yung kanyang pinaka-original price na which is, ganun din yung makikita nyo sa mga Lazada at Shopee na presyo na which is eto Epson mismo. So inuulit ko, no, para sa akin mas magandang bumili sa online kasi makakakuha ka pa ng mga discount vouchers at same lang din naman yan, may mga warranties din yan. Ako no, napakaganda para sa akin nung merong wifi na capabilities nung printer ko, lalong lalo na kung personal na printer ninyo at sa bahay halimbawa marami kayong mga laptops, hindi nyo nakailangan pang i-connect mismo sa inyong mga laptop yung pinaka-computer, no? Wi-Fi na lang kayo. Although, medyo may konting delay. Hindi siya ganun kaagad nagpiprint. Siguro may mga 5 seconds delay or 10 seconds delay. Siyempre, nagtatransfer pa ng data through Wi-Fi yung inyong piniprint. So, makaka-encounter talaga kayo na medyo konting delay sa pag-upload or dun sa pag-print na marireceive ng printer ninyo yung documents. Pero kung nasa computer shop naman kayo, I mean kung meron kayong printing shop, hindi ko sa inyo maisasuggest na merong ganito na may Wi-Fi capabilities. Kasi para makakonnect kayo sa pagpiprint through Wi-Fi, halimbawa magpapaprint yung isang customer ninyo, paprint po, tapos nasaan yung file, sasabihin nung magpapaprint, nasa cellphone. Para makapagprint yung customer direct to the printer ninyo, kailangan pa niyang kumunek mismo sa Wi-Fi. Kailangan kasi yung cellphone or yung laptop at yung printer, magka-same sila ng Wi-Fi na pinagkokonekan. Kaya hindi ko may sasuggest sa inyo na kung meron kayong printing shop na ganito yung gamitin ninyo kasi malalaman yung password ninyo para makakonect yung customer nyo at makapagpa-print. So ang mangyayari, syempre para hindi ganun ang mangyari, kukunin mo na lang yung files nung customer at ikaw na lang yung magkoconnect through Wi-Fi. Pero para sa akin mas hassle yon kung meron kayong printing shop at sa tingin ko mas dagdag na gastos kung kailangan nyo pa ng Wi-Fi capabilities. Kung ako sa inyo, mag Epson 3210 na lang kayo na which is mas mura ng 1,300 or 1,500 kasi ganun din naman eh, ikaw din naman yung magpiprint, mas maganda lang naman tong Epson 3250 kung talagang yung pang sarili ninyo kagaya dito sa amin, Epson 5290, may Wi-Fi capabilities din siya at maraming laptop dito, tatlo. So, yung tatlong laptop ko na yon, hindi niya na kailangan pang kumunek through cable para mag-print. Yun yung kinagandahan, mga tropa. Kasi iisa lang yung internet namin dito. Iisa lang yung connection nila. Kaya nagbabangga yung kanilang system. So, ayun, sana naintindihan nyo yung paliwanag ko na yon. Kung sa printing shop, medyo hindi ko na sa inyo may sasuggest na may Wi-Fi pa. Kasi nakakonect naman kayo dyan at kayo yung nagko-control para hindi malaman yung password ng Wi-Fi ninyo kung sino man yung magpapaprint. So at least pangakatipid pa kayo. Pero kung pang bahay lang, marami kayong laptop dyan, I highly suggest na kunin nyo to. At etong Epson 3250 na to, meron pa siyang isang variant na Epson 3256. Same lang din yan ng price, magkaiba lang yan ng kulay. Meron din naman tinatawag na Wi-Fi Direct. Ito yung mismong printer at yung cellphone ni customer ay magkoconnect. Once na mag-pair or mag-connect na itong dalawang device na to, pwedeng-pwede na si customer na mag-print anytime. Paano kung malakas
malakas yung trip ni customer mo at nasa labas siya at abot pa yung connection ng kanyang cellphone dun sa printer, pwedeng-pwede siyang mag-print ng mag-print at sayang naman yung inyong mga bond paper once na ma-experience niyo yun. Kaya hindi ko ina-advise talaga etong merong wifi kapag magtatayo kayo ng printing shop. At sa mga specs nila, kung pagbabanggain dito sa kanilang website, same na same lang yung kanilang specs, walang pinagkaiba. Ultimo dimension, ultimo bigat, same na same. Ayan, kung magtataka kayo kung anong ang pinagkaiba niyan, wala, as in wala itong black na variant at yung white na variant. So may mga authorized dealer na makikita nyo na medyo mataas din yung patong ng presyo, kagaya nito ni Officeworks, 11,000 yung kanyang Epson 3250. Pero ito si Officeworks, kilala nyo naman siya na lagi siyang nagpa-flash sale at may mga vouchers talaga na magagamit sa kanya na sobrang laki ng discount. So siguro ginawa niya yung ganung presyo na medyo tinaasan niya para may offsetting sa presyo, para hindi naman siya siguro malugi. Kaya siguro papatak pa rin to ng mga 10,000 etong presyo na to. Ang galing din ng mga nasa online, kailangan nyo talaga ng offsetting. I mean yung tataasan mo yung presyo para kahit papano yung mga kinakaltas sa inyo ng mga online store, Lazada, Shopee, mababawi rin nila yung mga nadi-discount. Pero I highly suggest na sa mga original or official store lang talaga kayo bumili. Kagaya nito, Epson mismo. Ilalagay ko na lang sa description yung link nito kung gusto nyong mag-avail. At I highly suggest na mag 3-2-10 na lang kayo kung gagamitin nyo to sa mga printing shop talaga. Kung lalong-lalo na kung into sticker printing kayo, mga ganyan. At kung mga sublimation naman kayo, etong mga printers na to, pwedeng-pwede rin naman eh. Pero kung ako sa'yo, kung magsasublimation printing ka, ang gamitin mo na lang yung kanilang Epson 1250 na which is ayun ay walang mga scanner para hindi ka na rin masayangan dun sa scanner. So siguro wala na ako may dadagdag pa at sana medyo nagets nyo yung mga pinopoint out ko dito, lalong lalo na yung sa paggamit ng wifi para mas makatipid pa kayo ng inyong mga hard-earned money at maibili nyo pa yan ng mga ibang materyales. Comment down below na lang kung may mga ilang katanungan pa kayo. Kung hindi pa kayo satisfied dito sa content natin na to, pipilitin nating dagdagan pa. Pero sa tingin ko, ano na yun eh, okay na yun eh. At eto no, kung ipapahabol ko lang, etong mga printers na to no, Epson printers lang yung pwedeng i-convert or yung pigment ink ang gagamitin or sublimation na mga ink. Only Epson. Syempre ibang-iba yung consistency, ibang-iba yung lapot nun. At ibang technology yung mga HP, Canon, kaya hindi sila pwedeng gamitan ng mga pigment ink at mga sublimation ink. So ayun na lang, warning ulit no, wag na wag kayong magpiprint ng mga logos ng mga government. Mag-ingat-ingat kayo dyan. So syempre baka magamit kayo sa mga pambubudol no, madali pa yung inyong mga printing shop. Ako sobrang iwas na iwas ako sa mga ganyan. Kinukonsulta ko muna sa brother kong lawyer no. So ayun lang, like, share and subscribe. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento.